umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa anumang sulok ng mundo. Papahinga muna po tayo sa ating pagga-garden. At ngayon po, mayroon po akong i-share sa inyo na isang recipe. Gagawa po tayo ngayon ng pork ham. So, matagal ko na po itong ginagawa. Siguro mga 2 years na. Katulad po ngayon, malapit na po ang Pasko. Medyo may kamahalan po yung mga nabibili natin ng ham sa mga grocery. Eh ito po, ito pong recipe na to, pwede po natin gawin dito sa ating bahay. Napakadali lang pong hanapin yung mga ingredients na kailangan natin dito. So, tara po, samahan nyo ako. Papakita ko po sa inyo kung paano ang paggawa. Para kapag nalaman nyo na din po, hindi nyo na kailangan bumili. Sigurado na magkaka-interest po kayo na magluto na lang ng sarili ninyo. At makakasigurado po ako talaga sa inyo magugustuhan nyo yung lasa nito. Napakasarap po talaga nito. Okay? Tara po, samahan nyo po ako. So, ito po yung ating mga kailangan sa paggawa ng ating pork ham. Ayan po sila. Ito pong karne na nabili ko sa palengke sa halaga na 450, bali isang kilo at kalahati lamang po siya. Ito po yung parte ng pigi ng baboy para ano siya, malaman talaga. Tapos, tinanggal ko lamang po yung, pinatanggal ko lamang po sa palengke yung balat niya. At hindi ko po ito hinugasan pagdating ko dito sa bahay. Kasi kung hugasan po natin to, magtutubig pa siya. Kailangan talaga na, kung alam lang din natin na presko yung mabili nating karne, hindi na natin kailangan na hugasan. At ito po ang rock salt. Ayan. Bali, kailangan po natin ito ng sa isang kilo, 2.5 na tablespoon ng rock salt. And then, itong white sugar, sa isang kilo ng karne, kailangan natin ng 1.5 tablespoon. At ang ating curing salt, yan. Bali, ano siya? Ito, 1 tablespoon po siya. Tapos, dinivide ko siya sa 4 kasi ang sa isang kilo, kailangan 1/4 lang. 1/4 lang ng 1 tablespoon sa isang kilo. So, isa't kalahati, yung isang parte nito, ito, isang parte nito, lalagay natin yan. Tapos, itong isa, kalahatiin lang natin. Yan po, yan ang ating kailangan. And then, imimix lang po natin ito. Itong curing salt, sugar, and then itong rock salt. Pag na-mix na natin siya, pwede na natin siyang i-massage dito sa ating karne. I-mix lang natin siya. And ito po, i-mix lang po natin. Ito pong curing salt ang mag-cure dito sa ating karne. Ito na po yung bali magpapatay sa mga bacteria sa ating karne. Ano man ang meron dyan. Tapos, i-ano po natin to, i-cure po natin to na 7 days. Ilalagay lamang po natin sa isang tupperware na ano, yung airtight na tupperware. Tapos, ilalagay natin sa ref. Tapos, sa umaga, babalita rin natin yung karne. Tapos, saka sa gabi, babalita rin natin. Hanggang 7 days yun, paulit-ulit. Yan. Yan po oh. Na mix na mabuti yung ating curing salt, rock salt, and sugar. So, i-ano na po natin ito sa karne, i-mamassage na po natin. So, ayan. Ito yung ating karne oh. Hindi ko na po ito hinugasan. Ano naman siya, presko naman yung ating nabiling karne. Kasi kung hugasan po natin ito, magtutubig pa. Pag nilagyan na po natin ito yung ating mga ingredients,
Magtutubig din siya, kaya dapat wag na siyang hugasan para hindi masyadong matubig. Ano ba yan? Puro na lang tubig. Ay. Okay, so ready na tayo. I-ano na po natin, i-massage na po natin sa ating karne. Ayan. I-massage lang po natin. Yung nga po palang balat ng karne, pag bibili kayo, ipatanggal nyo lang po. Kasi kung di nyo tatanggalin, pag niloto natin ito, makunat yun. Ito naman pong kabila. I-massage lamang po natin ng mabuti para maganda talaga sa laman niya. Mapapansin niyo po ito pag mga ilang araw na itong kanyang balat, ma-pink na yan, saka ito. Kailangan lang talaga ma-maintain nyo maga at gabi, babaligtarin nyo. Kasi pag nakalimutan yung baligtarin, yung kabilang side, maitim. Tapos yung kabila, pink. Ipangit tingnan. Although, hindi naman po siya nagkakaroon ng ibang lasa. Paras lang naman ang lasa niya. Kanya lang, mas maganda yung pantay ang kulay. So, ito. Okay na po ito. Pwede na po natin ito ilagay sa ating airtight na tupperware. Ngayon po, umaga ko po ito ginawa. So, mamayang gabi, babaligtarin ko po ito. So, bibilang lamang po tayo ng 7 days. At saka po natin ito lulutuin. So, ito na po yung ating gagawain na ham. Nakalagay na po siya sa tupperware. Lalagay ko na siya sa fridge. Then, sa mamayang gabi, babalikta rin ko to. Yung nasa ibabaw niya, yun ang lalagay ko sa ilalim. Tapos, bukas ng umaga. Tapos, bukas ng gabi. Ganun, araw-araw hanggang 7 days. Pwede po siya na 3 days lang. Kanya lang. Ako, ginagawa ko 7 days talaga. Para ma-cure siya ng mabuti. Mas masarap siya pagka medyo mas matagal. So, after 7 days, ito na po yung ating na-cure na pork ham. Hugasan lamang po natin ito sa gripo. Hugasan natin mabuti para mawala yung alat. At pagkatapos mo nito ay tatalian natin para maghugis bilog siya. Tapos, titimplahan na po natin siya ng pampalasa na asukal, laurel at saka pineapple, yung blender na pineapple. Pwede din po yung, kung available pa sa inyo yung pineapple juice, pwede po yun. So, ito na po yung ating ham. Natalian ko na po ito, tapos nagblender po ako ng isang buo na pineapple. Nilagyan ko po siya ng 2 1/2 tasa ng tubig. Tapos, ang asukal na pula po na ginamit ko ay sa 1 kilo, 1 tasa. So, 1 1/2 po yan. Kaya, 1 1/2 yung ginamit ko na asukal na pula. Tapos, nilagyan ko po ng bay leaves para pampalasa din. And then, pinakuluan ko na po yan. Pakukuluan po natin sa loob ng 1 oras. So, magantay lamang po tayo na maluto ito. At pag ito po ay naluto na, palalamigin lamang po natin ito ng mga 30 minutes. Tapos, yung buong karne, babalutin natin ng asukal, tapos ito torch natin. So, heto na po yung ating pork ham. Ito na yung ating finished product. Ayan. After ko siya napakuluan sa pineapple juice, pinalamig ko lang siya, tapos nilagay ko ng asukal, tapos tinorts ko.
And then, ayan, in-slice ko na po. O, tingnan nyo po yung pinaka-meat niya. Pink talaga siya. Tapos, ang lasa niya, ham na ham talaga yung kanyang lasa. So, ayun po. Maraming salamat sa panonood ninyo sa aking video. Kung nagustuhan nyo po ito, pakihit naman po ang like button. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. At pakihit na din po ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago na po ulit akong upload na video. Maraming salamat po. Ingat tayong lahat. Bye!